Hello mga kabagis, welcome back to my channel. Magandang morning. So ngayong umaga, nagpapakain ako. Maya-maya kabagis, kukunin na to mga hapon siguro para sa November 1 na orders nila. So yan yung ating mga alaga. Papakita ko sa inyo mamaya-maya. So basically, ang hirap mag-upload mga kabagis dahil ang internet natin minsan walang load. So I really have to wait for it. And then kung may mga days din na pwede ko sana, magpwede sana akong mag-upload mga kabagis. Ang ingay no, may mga nag-music, so malakas, may mga okasyon din. Technically mag tayo niyan mga kabagis, ma-copyright. So ngayon walang nag-music, walang maingay, so may chance tayong mag-upload. So just keep on watching mga kabagis, mag-subscribe at mag-like sa ating mga uploads. At most especially kung kaya ninyong i-share ninyo mga kabagis para marami po na tayong ma-sharean sa ating mga topic na pag-uusapan. So just keep on watching ating pag-uusapan mga kabagis, yung ating update sa ating mga baboy. At ano na yung mga ginagawa ko sa kanila, pakain at yung sukat. Alright? Kain na kain. Kain tayo mga kabagis. So kung napansin nyo mga kabagis, yung ginagawa ko ngayon, yung pakain pala nila is ano na lang, isa sa umaga tapos isa sa hapon. Yun na lang yung akong ginagawa kasi masyadong mataba yung ating mga baboy. So kailangan nating ma-balance yung taba at laman. No? So yun yung ginagawa ko ngayon, umaga at hapon na lang. At yun din yung advice sa akin. Basta daw yung mga baboy na, yung mga fatteners natin na lagpas 4 months na kabagis, para hindi tayo magka-problema sa quality ng ating karne. So mini-make sure natin na maano yung pakain. So ma-adjust. So umaga at hapon na lang yan. At 4 kilos sa umaga. Yan yung mga kabagis, yung katawan. So 4 kilos sa umaga at 4 kilos sa hapon. So yun. And then ang mga, may mga nagtatanong sa atin regarding sa mga paano natin ito pinapaliguan. Actually anytime pinapaliguan yan mga kabagis, yung katawan, ang ganda. Actually gusto ko rin itong gawing inahin, yung isa ito, kasi ang ganda ng katawan niya, ang haba. Tapos yung dili niya ang ganda din. So tingnan ko kung ano magawa natin. Baka pwede ko itong gawing inahin. Or ibenta na lang lahat. Tingnan mo kabago. Napakaganda. Ito yung mga isa sa mga tinitingnan natin kapag magkuha tayo ng inahin. Yung haba ng katawan. Tapos yung tayo. At yung dede. Ito naman, okay rin naman to. Kaso nag-hit na siya. Pangalawang hit na niya. Kaso hindi ganun kahaba katulad nito. Hindi ganun kahaba yung katawan niya. Yan, pinapasilip ko lang sa inyo yung update, yung katawan nila. Kasi for sure maraming naghihingi ng update sa atin. Saan daw si Kabagis? Actually mga ilang, almost 1 week na akong hindi nakapag-upload. Dahil nga din sa sinabi ko na mahirap mag-upload, maka-copyright tayo kapag may mga music, no? May mga celebration dito lately. So ayan. Hindi na rin ganun kalakas kumain mga kabagis. Napansin ko hindi na sila ganun kalakas kumain katulad noon. And then yun, palaging natutulog na lang. Kaya umaga at hapon na lang yung
magandang advice sa mga ganyang kalaki kasi hindi na nga sila ganun ka active, hindi na ganun maglakad-lakad, yan, tulog at kain na lang ganyang edad. Okay. So yun mga kabagis, no, yung aking mga advice sa lahat. Once ganito na yun kalaki, i-make sure lang natin na ma-adjust natin yung pagkain nila sa umaga at hapon na lang kasi nga we don't want them to end up yung bang ang kapal ng taba. So yun lang yung aking ma-advice. And then preparation na rin yung mga kabagis para kung gusto ninyong gawing dumalaga or guilt. So hindi ganun ka problema or ka hirap maglandi yung baboy kapag tama lang yung kanyang laki at yung taba. Kasi normally kapag ka masyadong mataba, hindi sila nag-hit. Kasi may mga nagtanong paano daw yung paraan para mag-hit kaagad yung kanilang mga alaga in a span of 6 months, 7 months. Kasi yun yung mga magandang gulang para mabulugan natin sila or 7 months. Ngayon 8 months yun yung mga magandang gulang na mabulugan yung mga guilt natin. So basically yun yung dahilan din para gawin nating maganda ang karne at quality yung ating mga baboy makabagis kapag ganyan nakalaki. So umaga at hapon na lang. And then sa mga nagtatanong regarding sa ating paligo, anytime pwede mo niyang paliguan kasi ganyan kalaki. Kahit gabi, pwede niyang paliguan mga kabagis kasi mainit yung kanilang mga katawan. And then, sa regarding naman doon sa tanong about sa kailan natin paliguan yung baboy mo, especially kung bagong bili lang, sinabi ko na ito noon pa na at least 15 days mga kabagis, nung nabili nyo sila, count kayo ng 15 days. So, pwede nyo nang paliguan yan. 15 days mula pagkabili ninyo ng mga baboy ninyo. Okay? And also, yung ito yung guilt ko, malapit na tong mag 3 months. So mag 90 days na to this coming kabagis. Mag 90 days na yan this coming November 18. Malapit na yang mag 3 months. So 90 days na siya. Normally 114 days pwede mag minus niyan or pwede din mag add ng 5 days. Para manganak na sila. So yun. Kita ko sa inyo. So yun, malapit nang mag 3 months na buntis. Ganyan yung kanyang katawan. Dik-dik-dik. Ganyan yung kabagis. Napakahaba ng katawan. Makalaking baboy. Yan. So yung mga nag-blue-blue sa kanyang mga ano yan sa sugat, ginamot natin Combinix. Ilagyan lang natin ang Combinix. So yung quality na inahin, mga kabagis, ganyan talaga. Paghanap kayo ng mga inahin niyo dapat ganyan kalaki. Mahaba yung katawan, maganda yung tayo. Kasi dyan din yun, yung mga resulta, yung mga anak nila, normally na 70% yan, gagaya kung ano yung inahin. 30% lang yung maano sa mga boar or mga lalaki na nagsampa o nagkasta ng inahin ninyo. So basically, kung maganda ang inahin, maganda rin yung malaking percentage natin na maganda ang mga resulta sa mga baby or mga piglets natin. Okay? So yan. May nagsabi na parang hindi daw buntis. Sabi ko nga parang hindi rin buntis kasi magti 3 months na. Pero sabi nila, maano mo yan kapag almost na talagang mga anak. Like after 90 days, no, mag 3 months to this coming November 15. So basically, yung ganyan, one week before mga anak, pakainin yan ng lactating. So dyan na talaga makita at lalaki ang mga dede nila dahil may gatas na. Ngayon wala pa kasi
pangit naman din daw yung maaga masyado na may gatas na kasi maging cause yan ng ano, yung bang mag, maano yung baboy, masaktan sila sa dami ng gatas na wala pang nagdididi doon. So basically maging ano man, mastitis ang tawag yun, may nana kasi walang nagdididi. So maganda daw na wala pang, hindi pa sila nanganak, at least wala pa masyadong gatas. And then, one week before mga anak, dapat may gatas na yan para paglabas ng mga anak nila, may madede na. So, yun. Napakalaking baboy, kabagis. Yan. Okay. Okay, mag-shoutout tayo mga kabagis. So, shoutout kay Love Heart. Good luck, kabagis, sa maraming biik. Sana maraming biig daw. Shout out kay Mel DLR. Kabagis, yung 4 to 5 sacks ng feed, kasama na ba starter at finisher? Yeah, kasama na yan lahat, kabagis. Si Joyce May Awid. Good day, sir. Mutana ko, unsa ba ang vitamins para sa biik at inject? Ang vitamins po is Norovet or Jictran, kasi more on B complex at iron yan, na pwedeng i-inject natin mga kabagis. Pwede sa biik, pwede sa mga malalaki na rin. Congrats kabagis, mga dagko imong alaga. Jacqueline Hiniralaw. Yan si Amazing Me, Amazingly _ Me 87. Good day kabagis. Matanong ko lang po, anong klase ng pangpurga art vitamins ginagamit? Again, pangpurga is Latigo 1000. And bang vitamins, Norovet. Alvarez Dagino Dana. Yan, thank you so much sa inyo. Thank you for watching. May tanong siya, sir, ask ko, ilan kilo po bawat isa, sir? Pag ganyan kalaki. Ang kilo natin makabagis is yung live weight nasa 115 to 120 na ngayon, yung last nating update. Si Jason Langumis. Yan, thank you so much. Sa live weight yan mga kabagis, sa iba yung iba din yung patay na. So magma-minus yan doon kabagis. Si Margin Davin, congrats. Congrats sa inyo. Si Sadik TV. Sa akin 3 months, lagpas na sa 85 lang timbang. Si Junar Rivaila, yan shout out sa inyo. FW Buhay Simple, yan din si Holgado Vlog. Shout out sa inyo. Shout out si Firstborn TV, si Ernesto Dava, si Sean and Ray Vlog, yan, nandiyan din si Genevieve Elianis, si EJ TV, nandiyan si Leo Robles. Shout out kay Jeric Lindo. Gabi ipagyud ko na siya naghuwat ani. So si Ryan Rivera, yan si Charlie Abao, si Christian King Saludes, Marjun Salazar. Nandiyan din si Hakuna Matata, si mga ka Jutax, yan si Josefa Esmeralda Perez. Shout out Analisa Labitad. Yan si Ployix. Nandiyan din si Boynes Native Lechon. Hello kabagis, dadalawin natin yan yung kanyang bahay. Nandiyan din si Lionel Labian at Anak Dagat, mga kabagis. Thank you so much sa inyong lahat. Thanks for watching.